Magiliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mabait si Venus, kahit gado ng kanyang itsura na may balat siya sa mukha. Isang araw, nagpunta ang magkaibigan sa manghuhulang at pinahulaan ng kaibigan niya si Venus kung magkakaroon ba siya ng boyfriend. At ang sabi ng manghuhula ay magkakaroon siya. Nung una ay nagduda pa siya at lumaon ay naniwala na rin siya. At may binigay ang manghuhula kay Venus na bandana na itim. At iyon ay sinabi niya na ang bandanang iyon ang magbabago ang buhay niya. Isang araw, nagchat ulit si Siyad kay Venus at nakiusap siya kung makikipag-date. At nakauo si Venus. Sinubukan ni Venus na ilagay sa kanyang balikat ang bandana at nag-iba ang kanyang anyo at bigla siyang gumanda. Nag-date sila ni Zian gamit ang bandanang itim at lahat ng lalaki napapaligod sa kanya. At mula doon, naging sila ni Zian. Isang araw, nakita ng kapatid ni Venus ang bandana at pilit niya itong kinuha. Wow! May bulaklak ka! Binili mo siguro yan para masabing may nagbigay sa'yo ng bulaklak, no? Nakakahiya ka naman! Bibili ka ng bulaklak para lang masabing may nanliligaw sa'yo? Sandali! Nasaan pala yung bandanang itim? Anong bandanang itim? Yung kinuha mo sa akin. Yung pinilit mo na inagaw at hiniram mo sa akin. Ay, naku. Oo nga pala, no. Ewan ko kung nasaan na. Sandali. Saan mo nilagay ang bandanang itim? Isipin mo kung saan mo nilagay yun. Ano ba? Pag-aaksahin ko pa ba yan ng panahon? Hanapin ko pa ba? Hayaan mo. Papalitan ko yun kahit na ilan. Pag nakuha ko sa audition, kahit ilan pa, kung gusto mo, papalitan ko. Ay, Jen, ang hirap ka pala ng gabit ng ate mo. Dapat mong isauli. Ano ba naman kayo, mama? Pati rin ba kayo? Ay, nako, makaalis na nga dito. Venus, anak, pasensya ka na sa kapatid mo, ah. Ganun talaga ang ugali nun. Oh, ang ganda naman ng flowers na yan. Anak, mukhang may nagbigay sa'yo, ah. Saan galing yan, ha? Sa kaibigan ko po, mama. Ganun ba? O sige, dito ka lang at susundan ko yung kapatid mo. Kakausapin ko siya. Opo, mama. Ang mabuti pa, tawagan ko si Sian at magpapasalamat ako dito sa flowers na binigay niya. Tawagan ko si Sian at magpapasalamat ako dito sa flowers na binigay niya. Hello, Venus. Mabuti naman at nakuha mo yung cellphone mo. Wala ka kasi sa opisina niyo kanina. Nag-leave ka daw. Tapos, iniwan mo pa yung cellphone mo sa ka-office mate mo. Oo, si Rose. Binigay niya sa akin yung cellphone ko at bulaklak.
Alam mo, namimiss na kita talaga eh. Uy, ano ka ba? Namimiss mo ako kagad? Diba? Lagi naman tayo nagkikita. Kasi gusto ko lagi kitang nagkikita eh. Bukas, pwede bang sundin kita sa opisina niyo? Ha? Naku, marami kasi akong kailangan na gawin. Okay lang ba sa'yo? Sa cellphone lang muna tayo mag-usap. Okay. Oo. Sandali ha. At ako'y bababa. Kausap si ate. At tatawa-tawa siya. Mukhang kinakalantari niya. Buti may nagkagusto sa kanya na lalaki. Sa pangit niyang yun. May naduling din sa kanya. Ay nako, buti kung di basuka sa mukha ni ating lalaking nakita niya na nakipag-blind date pa siya. Sinabi niya na di siya kilala tapos ngayon meron na naman. Ba naman? Manap ka na lang ng pangit at ibigin mong tunay. Ikaw naman, lagi kang bulero, ha? Ganun ba? Okay lang ba sa'yo? Mukhang nai-inlove na ang anak ko, ha? Pero baka lolokohin lang siya. Alam ni Venus ang ginagawa niya. Sakaling meron man, maging masaya tayo para sa kanya. Pero kailangan pa rin siyang bantayan. Alam mo naman, kahit naman ganyan ang mukha niya, anak ko pa rin yan. Wala siyang kasalanan kung bakit ganyan siya. Pinaglihim mo siya sa balot, kaya naging ganyan. Oo na. Sige na. May gagawin ako dun sa silid ni Jean. May pag-uusapan kaming dalawa. Sige, iwan muna kita dito. O sige, at dito lang ako. At magbabasa ng dyaryo. Mama, napansin niyo ba si ate na parang inspirado? Pangiti-ngiti siya at may kausap sa cellphone niya. Ngiti talaga. Ay naku anak, hayaan mo na ang ate mo kasi dalaga na siya. Buti hindi nasuka yung lalaki sa pagmumukha ni ate. Wow ha, nakabingwit siya ng ganun. Pwede ba? Huwag ka namang ganyan sa ate mo. Kahit ganyan ang itsura niya, ate mo pa rin yun. Mali na sabihin mo siya ng ganyan. Ang pangit niya kasi. Sinong magkakagusto sa kanya, di ba? Ay, pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa ate mo. Importante, pag mag-audition ka, makukuha ka. Ano? 7 oras kayong nag-usap ng lalaking yon? Ano naman ang pinag-usapan yung dalawa? Siguro, uminit ang tingin yung dalawa, no? Oh my G! OMG friend, marami kaming pinag-usapan. Ang sarap niyang kausap. Di nakakasawa. Ang dami niyang patawa. Siguro friend, sa 7 oras na nag-usap kayo, lahat na ikwento na niya sa'yo. Friend, si Zeyan, padating siya. Ayun o, tingnan mo. Ha? Naku po, sabi ko sa kanya, huwag siyang pumunta dito. Naku, friend,
Itago mo ko. Itago mo ko. Ha? Huwag mo sabihin na nandito ako, ha? Huwag. Sandali. Anong sasabihin ko sa kanya? Mag-alibay ka na lang. Gawa ka ng paraan na di niya malalaman na nandito ako. Ano? O, sige. Good morning. Andiyan ba si Venus? Ha? Si Venus? Wala siya dito. Nasa meeting siya. Oo, nasa meeting siya. Ang alam ko kasi nandito siya. Kwan, may meeting sila kanina. Wala pa siya dito. Pakisabi na lang na nagpunta ko dito. Bibisahin ko sana siya. At susundin mamaya. Ito pala oh. Pakibigay itong kape. Sige. Salamat ha sa binigay mo. Sige, ako nang bahalang magbibigay sa kanya. Sige na. Salamat, miss, ha. Okay. Lumabas ka na dyan. Wala na siya. Naku, salamat ha. Wala na ba talaga siya? Akala ko, nakita ka niya ng personal. Bakit ka kasi nagtago? Di ba, alam mo naman ang sitwasyon ko. Kung anong klase ang mukha ko. Natatakot kasi ako na pag nakita niya ang mukha ko, bigla niya akong iwanan. Ay, naku, friend. Malay mo, baka mabait siya at hindi mapanglait. Kaya, uli-uli ha, pag lumapit siya sa'yo, magpakita ka sa kanya. Huwag ka nang magtatago, okay? Ano yung bandana mo? Pasalamat ka at nakita ko pa yan. Pasalamat ka at may nakakuha niyan. Nakita yan sa studio. Kaya magpasalamat ka sa akin. Ang bandanang itim? Maraming salamat sa pagbalik mo sa bandanang itim, ha? Salamat. Grabe ka naman, ate. Bandanang itim lang eh. Tuwang-tuwa ka na dyan. Ang weird mo talaga. Salamat, Jean. Salamat. Sa wakas, nandito ka na ulit sa akin. Salamat. Magkakausap ko na ulit ng harap-harapan si Sian na di na ako magtatago. Salamat, Diyos ko. Naibalik sa akin ito. Sino kaya itong tumatawag? Sasagutin ko na nga. Sino kaya ito? Hello? Ikaw pala, Sian. Mabuti at napatawag ka. Anong atin? Okay. Anong oras? Sige. Darating ako. Oo. Yes, okay. Venus naman, hindi pa nga sapat na matagal na tayong magka-chat? Sige. Tanungin mo ulit ako. Okay lang ba na maging girlfriend kita? Oo. Tinatanggap na kita na maging BF. Yes! Woo! Gift na kita!
Ano ka ba? Huwag kang maingay. Nakakahiya sa mga tao dito, oh. Tinitingnan tayo. Tama na yan. Masaya lang ako. Talaga. Masayang masaya ako ngayon, Venus. Alam kong sasagutin mo din ako, eh. Mahal na mahal kita. I love you! I love you too, Sian. Pupunta lang ako sandali doon, ha. Kukulin ko yung kotse. Oo, sige, Sian. Hihintay na lang kita dito. Okay. Parang kilala ko yun, ha. Ayan? Ikaw ba yan? Ha? Kilala ba kita? Ang bilis mo namang makalimot. Venus, yung nakaka-chat mo dati, nalimutan mo na ba? Venus, are you ready? Sa uli-uli, huwag kang makakalimutin, ha? Mag-ingat ka dyan. Bye. Bye, Venus. Sino ang babaeng yun, ha? Sino? Magsabi ka ng totoo! I don't know her, promise. Hindi ko siya kilala. Ganon! Hindi mo kilala! Masakit yun, ha? Hindi ko nga siya kilala. Wait lang, pakinggan mo naman ako. Pwede ba? Huwag mo akong susundan. Mag-date kang mag-isa mo. Subukin mong sundan ang babaeng yun. Babalian kita ng buto. Napunta po ako dito kasi po may tatanungin ako kung ilang taon o buwan ang visa nitong banda ng itim at kung may paraan pa para tumagal pa ito. Ay, sa bagay na yan. Hindi kita masasagot. Ha? Pero kailangan na tulungan po ninyo ako. Dapat mas tumagal pa ito. Yung visa niya dapat tumagal sa akin. Alam niyo na ngayon lang ako nag-e-enjoy sa buhay. At ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Dapat di mawala ang visa nito kaagad. Pero sabihin ko sa'yo, ang anumang labis ay nakakasamayan. Hindi mo maaaring iasa lahat sa banda ng yan. Paano kung nalaman ni Sian na ganito ako? Paano kung ayaw niya ako? At kumula na ang visa nito. Ay, alam mo ba? Ito ang namayapa kong asawa na si Mando. Gamit ko ang banda ng itim na yan nung nagkakilala kami. Ikaw yung nasa litrato? Bakit? Malayo sa mukha ko ngayon? Pero, alam mo, noong sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking pagkatao, hindi ako nagtago sa kanya. At ang suot kong banda ng itim na yan, sinabi ko na nagtatago ako sa totoong anyo sa pamamagitan ng banda ng itim na yan. Tinanggap pa rin niya ako kahit ganito ang aking itsura. At doon ko napatunayan na hindi lahat ng lalaki ay tumitingin sa itsura lamang. Gamitin mo ang banda ng yan bilang instrumento at pundasyon. Hindi mo maaaring gamitin ang banda ng yan, sentro ng pagkatao mo o anyo mo. Dahil walang kasiguraduhan kung hanggang saan ang bisa ng banda ng yan. Basta ngayon lang ako nakaramdam na hinahangan ako ng mga lalaki. Ngayon lang! Thank you.
hanggang kailan gagamitin ni Venus ang bandanang itim. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.